Ito ang Broad Stream Cast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Stream Cast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Stream Cast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ang oras, hatid po sa inyo ng Broad Stream Cast Communicators. Ganap ng isang minuto, makalipas po ang ika-anim ng gabi. Sa bawat segundo, minuto, oras, araw na lumilipas, maraming kaganapan ang nangyayari. Mga pangyayaring dapat malaman at mapatid ng bawat mamamayan. Kung magkaminsan ay kailangan natin dito ang pagsipan, pagpuntirya, at pag-asinta sa mga usaping sensitibo. Ngayon, narito na ang ating magiging kaagapay sa tunay na pag-asinta sa mga isyong napapanahon. Asintado! Ito ang maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo. Magbibigay daan sa saloobin ng bawat mamamayan. Asintado, ito ang siyang tuwiran at katwa sa lahat ng bagay. Higit sa lahat, sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Asintado, at ngayon, narito na siya, mula sa panulat hanggang sa daigdig ng broadcast, ang kaibigan ng lahat, si Samuel Sammy Gabot. Tama na. Nawala si konsehala. Nakasungaw na kanina eh. mukhang pinapalad po tayo ngayon pong araw na ito ng Martes. Ha? Dahil kita nyo, nakahanap ako ng logo ng Broad Stream Cast Communicator. Ilang araw na po tayong hindi makahagilap ng logo ng Broad Stream Cast Communicators. Kaya kung mapupunan nyo, meron na po uling logo ang ating BSC family. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, kasama ang buong mundo. Ha? Marami tayong, alam nyo naman, nagkalat ang mga kababayan natin. Saan mang sulok ng daigdig, meron po tayong mga kababayan na nariyan na siyang target natin sa ating pagtatanghal para maipabatid sa kanila ang mga pinakamaiinit na isyu at iba pang mga issue, yan, at mga kaganapan na nagaganap sa ating bansa. Talaga namang, tama ba ako? A-uno na ba ngayon? Pebrero A-uno. Ha? Kong Hei Pachoy! At Chinese New Year, yes! Pebrero A-uno po, 2022 na sana mabasbasan tayo
Ang daming namibili ng ano eh, ng pampaswerte. Minomonitor ko yung dagsa ng tao sa Chinatown habang kinukunan ni ng kasama natin si Aya Yupanko ng DWIZ. Ha? Marami. Marami. Dahil okay na po eh. Nakababa na po excuse me, sa alert level 2. Nako talaga naman. Ang National Capital Region o ang Metro Manila area, ha, nasa alert level 2 na ngayon. At maluwag po, ha, lumuwag ang kilos ngayon ng ating mga kababayan, ha, dahil po sa pagbaba ng alert level. From alert level 3, ha, ibinaba po ng konti sa alert level 2. Bagamat meron din pong mga lugar pa, sa maraming lugar, sa mga probinsya, ang nasa alert level 3. Samantalang yung mga nasa alert level 4, ha, sa mga lalawigan, ibinaba naman sa alert level 3. Kaya mahigpit pa rin po dun sa mga lugar na yan. At sana, panawagan po ito, ha, sa ating mga kababayan na huwag po tayong huwag po natin sasamantalahin ang pagluluwag na ito sa National Capital Region. At kabilang po dito, bukod sa NCR, kabilang po ang ibinaba na sa alert level 2 ay ang Calabarzon, Bulacan. Ayan. Kabilang na po itong kinaroroonan natin, ang lalawigan ng Cavite. Ha? Ayos na yan. Okay. Ha? Huwag lang po natin kalilimutan na hindi pa rin po, ha, nawawala itong pandemya, itong COVID. Ha? Dahil ako sa tingin ko, ha, hindi pa dapat magluwag eh. Dahil mataas pa po ang bilang ng mga, ha, tinatamaan ng COVID-19. Wala, inaapura na naman. Baka mangyari nito eh, wag naman sana. Yung nangyari nung Disyembre, niluwagan. Diba, balak pa ngang ilagay sana sa alert level 1. Pero minabuti ng mga otoridad ng IATF na iminti na, huwag na munang ibaba sa alert level 1. At ito nga po, ha, inilagay lang sa alert level 2. Ha, status ko. Pero nung sumiri po at tumaas ng tumaas ang bilang ng mga nahahagupit ng COVID-19. Ha, umabot hanggang 37,000 mahigit isang araw. Sus Mario Josep, ha? Nabahala po ang ating Department of Health, ang IATF. Kaya dali-daling ibinaba o itinaas pala rather sa alert level 2, alert level 3. Ito na nga, ha, nasa anje mukhang ano, ha, nalito na ako, pati ako nalito tuloy, ha, ibinaba na ngayon sa alert level 3. Oh, ayan, from alert level 3.
Kaya dahil po sa pagsirik, nagkaroon ng surge. At simula ngayon, araw po ng Martes, A1, hanggang A15 po, nasa, ibinalik po sa alert level 2. Ha? Kaya maluwag po ang ating mga kababayan sa huwag kayong maglalakwat siya. Wala kayong gagawin. Diyan na lang kayo sa bahay. Ha? Matitigas sa ulo nyo. Ha? Kaya steady lang kayo. Para hindi na tayo bumalik pa sa alert level 3 na talaga namang napakaraming nahihirapan sa ating mga kababayan. Ha? Dahil pag nagkahigpitan na naman, magsasara na naman yung mga establishmento, ha? Mga negosyo. Marami na naman tayong mga kababayan na mawawala ng hanap buhay. Siyempre, magsasara yung pinapasukan nila. Natural, pahinga muna tayo, sabihin ng employer nila. Kaya, sana, magtuloy-tuloy na ito. Ha? Ang pagluwag. At marami po ang natuwa sa paglalagay sa alert level 2. Ha? Simula ngayong araw na ito ng sa NCR and nearby provinces, mga kalapit na lalawigan. Ha? Kalulu, si alert level 2 na dyan. So, ha? Medyo luluwag-luwag na yan. Oo. Dahil hindi lamang yan, natuwa rin ng mga OFWs at yung mga bumabiyahe po, yung mga international passengers, mga turista na gusto pong pumunta sa Pilipinas, maluwag na rin po. Ha? Meron lang kayong maipakitang negative kayo na RT-PCR test, okay na, hindi na kayo maka-quarantine. Ha? Diretso po kayo makakauwi sa patutungan nyo, sa mga bahay nyo. At kung may sintomas man, doon nyo na. Ha? Doon nyo na obserbahan yung mga sarili ninyo sa inyong mga bahay-bahay. Yan ang kabutihan. So, buhay na naman. Ha? Sisigla na naman ang ating turismo. Dahil sa pagluluwag niyan, pagluluwag sa pagbiyahe ng hindi lang ng ating mga kababayan, yung mga gusto magbalikbayan, okay na. Ha? Basta wag nyo lang pong kaliligtaan na negative kayo, may yung resulta. Kung positive man, minor symptoms, wala na pong quarantine. Mag-a-isolate na lang kayo at o-obserbahan nyo yung mga sarili nyo sa inyong mga bahay-bahay. Okay? Okay yan. Ha? Kaya wag po matigas ang ating mga ulo. Ha? Sumunod po tayo, tumalima tayo sa mga health protocols na sa tuwi-tuwi na ipinaalala ng mga health authorities. Ha? So, yan po ang napakagandang development. Huwag po natin sasamantalain. Ha? Ang pagkakataon, porkit nagluwag eh, ha? Bibira na naman tayo. Larga rito, larga ron. Huwag po. Kung hindi rin lang importante, huwag na muna tayong makihalubilo, huwag na muna tayong maglakwatsa,
At ang isa pa, yung publiko. Ha? Yung no vaccination, no ride policy sa ating mga pampublikong sasakyan, eh, automatically suspended na po yan. Ha? Okay na. Pwede na po kayong lumarga, sumakay ng mga pampublikong sasakyan kahit na kayo ay wala pang bakuna. Oh, ayaw nyo pa ba yan? Ang luwag na eh. Kaya lang huwag tayo magsasamantala. Ha? Kung hindi importante, dito tayo sa bahay. Oh, ganun lang. Para bumaba pa ng bumaba. Dahil kahapon po o ngayon, kung di ako nagkakamali kahapon, 16,000 plus something ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19. Ito pong araw na ito, mukhang bumaba na naman. Bumaba na naman sa 14,000, 14,000. 14,000. Sa tingin ko po, kung ako ang inyong tatanungin, sa aking opinion, mataas pa po yan. Ha? Mataas pa po yan. Kaya alangan ako dito sa alert level 2 na ito. E buti na lang, sa lungsod ng Maynila, nauna nang nagpalabas si Yorme ng executive order. Ito po yung pagbabawal sa mga aktibidades na kinagawian dyan sa Chinatown, sa Binondo tuwing Chinese New Year. Pansamantala, walang mga dragon dance sakali. Walang mga pagtatanghal na dinudumog ng ating mga kababayan na nagtutungo dyan para maki-celebrate. Ipagdiwang ang Chinese New Year, Lunar New Year. Yun. Kaya marami kanina naglalakad pero hindi naman dumagsa. Yun lang mga mamimili siguro ng mga pampaswerte. Okay yun. Masaya naman sila eh. Maganda yung responde ng mga yung sinasabi ng mga nakakausap ng mga kababaan ng kasama natin si Ayay Upangko. Okay, maganda. Ha? Yan po ay isang development na talaga namang maraming matutuwa. Negosyante, mga manggagawa, almost all sectors of our society, masaya na. Pati mga bata nga, pwede na lumabas. Pwede. Happy. Happy days. May kasabihan ganun. Wag lang po susobra dahil nandyan pa po si COVID. Okay, bago po tayo magtuloy sa ating palatuntunan ngayon pong araw ng Martes, 1 ng Pebrero, New Year ng Chinese, Kong Hei Pachai. Ayos ha. Sana samahan niyo ako sa ating programa. Makipagtalastasan po kayo sa akin, sa ating palatuntunan, sa pagbibigay ng, sa pamamagitan ng pagbibigay ng inyong mga komento tungkol po sa mga nagaganap sa ating kapaligiran, nagaganap na bangayan, particular po yung tungkol sa disqualification case ni Bongbong Marcos, na dahil po dyan nag-away-away na ito mga
ha? Commissioner ng COMELEC. Hmm? Oh, eh, nagkakahamunan pa eh. Oh, lumabas tuloy yung kabulukan. Matagal ng kabulukan ng inutil na COMELEC. Sinasabi ko na sa inyo eh. Ha? Asintado talaga. Nasa pool natin. Matagal na nating sinasabing hanggang ngayon, eh, inutil at bulok ang COMELEC. O, di, ayan na. Mismong commissioner, isang mataas na opisyal ng Commission on Elections ang nagsisigaw ngayon. Ha? Na matagal nang nangyayari ang mga katarantaduang ito. Kaya walang matinong eleksyon nangyayari sa atin. Puro may bahid ng pagdududa. Nandyan yung Hello Garci. Nandyan yung Dagdag Bawas. And so on. So forth and so on. Ha? Kaya inaanyayahan ko po kayo na magkomento tungkol po dyan sa bangayan ng mga commissioners ng COMELEC. Ha? Si Attorney Rowena Guanzon, Amy Perolino, at yung isa pa, si Castejo. Ha? Castejo. Yan, tatlo po sila doon sa First Division. At di pa natin alam kung mailalabas ngayon o hanggang bukas yung pong desisyon na desisyon ng First Division ng COMELEC headed by Rowena Guanzon, Attorney Rowena Guanzon, the presiding commissioner of the First Division. Dahil miyembro lang po yung dalawa, including Amy Perolino, yung kanyang kabanggaan. Ha? Eh, ang ponente po kasi, ha? Etong si Amy Perolino. Ha? Sa kanya po nakaatang ang pagsusulat ng resolution, decision of the First Division. Ha? Siya po ang ponente. Ha? Siya po ang gagawa ng desisyon. Siyempre, kasama na dyan, masasama yung boto ni Rowena, ni Commissioner Guanzon, ha? Na siya ay para sa disqualification ni Bong Marcos Jr. Ah, bago po tayo magtuloy-tuloy at pumalaot, eh ha, huwag niyo po kalilimutan. At bubuksan muna natin itong ating chat box. Baka mapuno eh. At maraming salamat. At muli yatang gumaganda itong ano natin. Ha? Hindi tayo nasasabutahin ngayon. Ang nagbukas po ng ating tilon, ha, ng ating programa, eto pong utol natin. Ngayon lang pumasok uli. Etong nagsisilbi nating mata, tenga, ha, dyan sa aming bayan sa Barangay Santo Niño, Binalonan, Pangasinan. Okay. Ang utol namin, ang bunso naming kapatid, si Ramon Ganaban Gabot Sr., na kanina pa po, ha, nakatutok. Okay. Ha? Salamat, Ramon, ha. Okay. At nariyan na po, ha, si Konsihala Lourdes Lulu Principe. Ha? Sabi niya, good PM ka sa amin. Watching your live broadcast again. Thank you so much. Ha? From Kalamba? From Los Baños. Ha? From Los Baños,
Laguna, na kung saan nyo matatagpuan yung the famous Mount Makiling. Yan. Pag sinabi mong Los Baños, unang papasok sa'yo yung Mount Makiling sa isipan mo. At yung mga hot springs na dinarayo po ng ating mga kababayan. Hot spring, ang dami rin. Ako noon, madalas ako dyan. Punta kami sa hot spring ng pamilya. Ayos. Okay. Si Ricky Tisoy, shout out po, birthday lang po ng pamangkin ko. Si Ginoong Ricky Tisoy ng Tondo, Manila. Okay, anong pangalan nung pamangkin mo? Ricky, banggitin natin. Ibalibag mo dito sa akin at para mabanggit natin at masyan yung pamangkin mo. Okay? Thank you, Ricky. Again, from Lourdes Lulu Principe, stable or good ang internet connection mo, Kasami. Ay, salamat po. Mukhang, sabi ko nga, mukhang sinuswerte tayo ngayon, binubuenas tayo, dahil nakahanap tayo ng logo ng Broad Stream Cast Communicators at mukhang hindi tayo sinasabotahe ngayon. The past few days po, last week talaga naman, hanggang kahapon, nasasabotahe tayo. Sus Marios, pasalamat naman at gumanda ang signal ng ating internet ngayon. Di kung lagi ibang ganyan ang serbisyo nyo maganda di, mapupuri pa kayo ni Asintado. Para masyal naman kayo, hindi yung sinasabong ko na lang kayo lagi. Palakpakan para sa Globe Telecom. Yan. Sana ma-maintain nyo yung ganyang serbisyo. Hindi lang sa akin, sa lahat ng mga customer ng Globe Telecom, lalo na yung mga kababayan natin kailangan gumamit ng kanilang internet, wifi, etc. Yan na po kasi ang kinakailangan natin ngayon. Hindi natin kinakailangan yung basta maganda serbisyo, walang masasabi ang ating mga ang inyong mga customer, Globe Telecom. Thank you, Okay. Yan ang maganda. Stable. Thank you, Ma'am Lulu from Los Baños, Laguna. Sana tuloy-tuloy na yan. Oo nga, Kalulu, kung ganyan balagi serbisyo ng mga telco natin, lahat happy. Hindi ka mabubwisit. Kadalasan ang sama pati doon sa probinsya namin ganun din ang sitwasyon. PLDT, kung anong-anong internet provider, wala rin kwenta, ang mahal pa ng singil. Kita nyo na mahal na ang singil, pangit pa ang serbisyo. Paano tayo mananalo riyan? Wala tayong kapanapanalo sa mga internet provider na ito. Kaya hindi na dapat sinasabi sa inyo yan. Kailangan ayusin nyo ang serbisyo nyo. Si Aileen Palaming is watching from Valenzuela City. Sana, okay. Si engineer naman, Manuel,
Jess Manuel ay nakatutok rin po sa ating palatuntunan from Santa Barbara in Pangasinan. Thank you po, engineer. Ha? At muli tayong nagkabatian on the air, live. Ha? Ikaw ay nasa Pangasinan, ako naman ay nasa lalawigan ng Cavite. Okay? Ha? Thank you so much. And good evening to the Manuel family. Sino yung may birthday nga pala? Anak mo yata yun, ha? Happy birthday. Okay. All the best for you. Okay. On your birthday. And more celebration and birthdays to come sa anak ni Engineer Jess Manuel. Bumalik si Ricky Choi. Ha? Si Isla raw, yung pangalan ng pangking niya. Hello, Isla. Happy birthday. And good evening. Okay, to you. Happy birthday. Yun. Happy, happy, happy birthday. Nako, hindi po ako makapagpatugtog. Eh. Dahil kailangan eh, walang kwan. Pag ginamit natin itong birthday song na YouTube, eh magbabay pa tayo. Eh, bayaan mo na siya. Kailangan eh, walang copyright eh. Pag may copyright po, hindi natin pwede gamitin eh. Ha? Babayad tayo sa YouTube niya. Okay. Ha? Anin Ricky, Tizoy, thank you so much. Good evening. Ha? Sabi ni Eileen Palaming, magandang gabi rin sa iyo. Ha, Eileen, maganda na, gumaganda na ang panahon. Ayan, nagkakaluwagan eh. Ha? Pati yung mga OFWs natin yan, mga balikbayan na gusto magbalikbayan sa ating bansa. Ayan, ha? Pwede na. Ha? Wala nang ganong quarantine. May sintomas kayo, doon na lang kayo sa... Ha? Bahay nyo, yun, ha? At i-monitor nyo lang kung ano ang lagay nyo. So, ganun na. Well, pero yung i-quarantine kayo, pagdating nyo sa airport, ha? From the airport, tuloy kayo sa quarantine, eh hindi na po. Maluwag, ganyan kaluwag ngayon. Okay? Ha? Ano bang balita, Eileen? Balitaan mo ako. Ah, medyo, bigyan mo ako ng tip kung yung sa embassy mo, kung anong development, ha? Para may kinakausap ako, baka sakaling makatulong, no? Eh, dahil etong kabisado niya yan, eh. Oh, ha? Baka magawa niya ng paraan mas maganda. Kaya malamang ko kung ikaw ay nagtungo na sa embassy or ma-interview ka na or what. Kailangan kong malaman. Okay, Eileen, thank you. Sa pagtutok sa ating programa. Alas 6:33 na po ng gabi. 34. Ay, kasasabi ko ng 32. Biglang 34 naman. Nako, excuse me po. Mukhang sumasabit na naman itong itong lalamunan natin. Sandali lang po. Medyo lulunok lang ako habang mainit pa itong kape natin. Ha? Mm-hmm. Malamig na rin pala. Ha? Wala rin. Wala. Malamig. Ha? Okay. Salamat po. Sige po. At magpa-sked po ako. Then let you know po
No, we have to talk first. Ha? Kakausapin ko yung taong ha? Gagawa ng paraan. Huwag ka murang padalos-dalos. Baka madinay ka. Ang inaalala na ha? Ang gusto natin mangyari, hindi ka madinay. Hindi na kita natawagan pasensya ka na. Alam mo naman nawala ako sa airport for 3 consecutive weeks dahil, ang hirap. Kaya, tatlong linggo. Dahil sa lahat na na sintomas, naramdaman ko nagparamdam sa akin kaya, minabuti kong magpahinga. Ha? Kung hindi, di ewan ko. Ha? Okay. So, yung mga viewers po natin sa Middle East, sa Canada, sa Amerika, sa Europa, kay Bong Agustines, dyan sa Paris, France, anong oras na kaya doon? Naku, hindi ko kabisado. Diyos sa Amerika, sa East Coast, madaling araw, umaga, mga alas 5 ng umaga sa East Coast. Diyan sa New York, alas 5 pasado. Dahil dito sa atin, 6:36 na. Okay. Ano pa? So yun po, ibinulalas na ni Attorney Rowena Guanzon ang kanyang sinulat, at binasa niyo na nga ito kanina. Tingnan po natin kung makukuha ko yung voice clip habang binabasa ni Commissioner, Comelec Commissioner Guanzon, ang kanyang naging desisyon sa kaso na kinakaharap ni presidential aspirant Bongbong Marcos, ang disqualification case. And a glimpse, para kumbaga sa yung dispositive portion ng decision na sinulat niya. Yung sa kanya lang, sa kanyang sarili. Siya ay para. Ang boto niya ay para sa disqualification ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa presidential race. Okay. Dahil yun nga po ang usapan dyan, pag hindi po nasama yung kanyang boto sa susulating desisyon ni Commissioner Amy Perolino, medyo, ewan natin, tatlo lang sila kasing dyan magbibigay ng kanilang boto. So, Attorney Guanzon is in favor for the disqualification of BBM. Hindi natin alam yung dalawa pa. Si Amy Perolino, the other one. Kaya, bukas kasi, retirado na po. Hanggang bukas na lang si Attorney Guanzon sa Comelec. February 3, the following day,
After tomorrow, isa na po siyang ordinary citizen. Ayan. So, sana, sabi, mapabilang yung boto niya. Hindi. Pero kinigit po nito si Commissioner Perolino na hindi na-delay ang resolusyon sa disqualification case ni Bongbong Marcos. Gawa-gawa lang daw ito ni Attorney Guanzon at mind conditioning. Ayan, matindi po yung banggaan. Hanggang ngayon po mukhang hindi pa lumalabas. Wala pang lumalabas na desisyon. At itong desisyon na ito ay si Commissioner Amy Perolino ang siyang susulat at siya po ang ponente. Okay. Ang mangyayari nga yan, pwede pong matalo yung boto. Hindi natin alam eh. Pwedeng matalo yung boto ni Quadson. Kung nag-iisa lang siyang pabor sa disqualification ni Bongbong, yung dalawa, 2-1. Pag bumoto ng yung dalawa na hindi sila pabor sa disqualification, hindi nanalo. Nanalo si Bongbong, talo si Guanzon. Hindi ro makaka-apekto yung separate opinion na ni-release ni Commissioner Rowena Guanzon. Di makaka-apekto sa ilalabas na resolusyon. Nako, talaga naman. Matitindi na po yung pinakakawalan ni Commissioner Guanzon tungkol sa kabulukan sa COMELEC. Nako po. Ngayon lang. Pero matagal na po. Talagang matagal ng bulok itong COMELEC. Maraming nangyayaring kababalaghan dyan. Mga kasangkot, opisyal, mga commissioner, mga matitindi din sa COMELEC. Tama naman. At sang-ayon po ako doon sa mga pahayag ni Commissioner Guanzon. Abangan natin hanggang bukas, the last day of Attorney Rowena Guanzon as Commissioner of the Commission on Election. Okay. So, natakil na po natin, natalakay na natin ang tungkol sa disqualification case and both of Commissioner Guanzon na siya ay ang boto niya ay para sa disqualification ni BBM. Nabasa ko na ito kaya salamat po, sige po. Magpa-sked po ako, then let you know po. Huwag muna bago ka magpa-sked, mag-uusap ulit kami ng contact ko, mahirap kasi baka basta, ikaw, kung talagang kailangan, so be it.
Sana. Hindi. Ha? Hindi ka ma-deny ito. Dahil lang may hihilutin tayo. No. Na hindi ka... Ha? Ayun. Kakausapin ko muna. Pagsasabihan kita. Okay? So, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan, pagtatanghal. Wala, hindi natin ma... medyo hinahanap ko po itong ano eh. Itong pahayag ni Attorney Guanzon, Ruena, para maiparinig ko sa inyo. Baka hindi nyo pa na... Ha? Ano to? Duralet, ha? Ewan ko. Ha? Tingnan natin. Ano naman to? Duralex, Shedlex. Ha? Hindi natin makita itong ano. Hindi ito. Public briefing. What? Oh. Ah, kanina pa ito. Yung public briefing ni Chairman Abalos. Ha? Laging handa public briefing tungkol sa COVID-19. Ha? Ito yung laging ginagawa ng PCOO, Presidential Communication. Ano kaya ito sinasabi ni Chairman, MDA Chairman Abalos. Ha? Pakinggan nga natin. Itong araw, no, talagang tuloy-tuloy na. Titignan po namin, makikipagdialogo po kami kaagad kay Secretary Lenin Briones sa kanyang mga kasama kung baka po pwede ituloy na rin po natin itong pilot na po na ito. Opo. Chair, dahil alert level 2, nakahanda po ba daw tayo sa pagdagsana naman ng mga tao sa malls at public places? Lalo po ngayon, ayon pa kay Secretary Anyo, ay paniguradong dudumugin naman po itong mga lugar na ito ng ating mga kababayan? Well, handa na rin po kami, no? Actually, ako'y nananawagan sa ating mga kababayan na pag-ingatan naman natin. Bagamat gusto ko i-congratulate ang mga tiga Metro Manila, no? Dahil nakita naman natin yung Secraki noong hindi na natin kailangan mag-alert level 4 sa Metro Manila. We just stayed at alert level 3 dahil tayo pareho nag-self-regulate. No? Maaaring maraming na-infect sa atin, nagtumira sa bahay, hindi na lumabas. Pero on our own, no, hindi natin kailangan mag-curfew. Alas 10 pa lang, alas 8 pa lang, alas wala ng tao sa daan, alas nakasarado mga restaurant. No? Sana naman itong klaseng responsibleng pag-iisip, no, yung attitude of being responsible, ay dali na po natin ito. Kung sakali man tayo ay lalabas, pag-ingatan pa rin natin, para tayo nakamask, yung ating social distance, ang dami na natin pinagdaanan. Ang dami ng U, ang dami ng letra. May South Africa, may UK, may Delta, Omicron, ang dami na. So siguro natuto na po tayo lahat dito. At again, I would like to congratulate everyone for this attitude of self-regulation. At sana dalhin po natin ito. Opo. Kaugnay din po yan ang tanong na ating kasamahan na sa media na si Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror. Mayors daw po in the capital region have agreed not to reimpose a general curfew because many Filipinos are self-regulating when it comes to leaving their homes amid the COVID-19 surge. Do you honestly think that Filipinos in general are self-regulating? Well, ako po yung naobserbahan ko, Yusek Rocky, no? Dahil alam mo, there was a time na ang capacity ay given so much leeway under alert level 3. There was a time na ang pagsarado ng mall ay talagang up to around 10 o'clock. There was a time na talagang nakita ko ang dagsa ng traffic sa Calacang, Maynila.
Ngunit, nung bumasak itong Omicron, pagkatandaan natin ha, itong Delta, ganyan po. Ibig sabihin, 45 days bago siya mag-peak, paganyan po. Mm. Ang Omicron, ganun. Mm. Ibig sabihin ng ganito, taas kagad, baba kagad, dalawang linggo. So, dilagsa tayo na maraming kaso. Ang mga kababayan natin, hindi na muna kailangan sabihin mag-alert level 4. Dahil yung paghihigpit ng alert level 4, nakita ng dalawang mata natin, halos walang tao sa EDSA, walang tao sa mall, hindi mo na kailangan sabihin magsarado ng 10 dahil 7, yung iba 7, 8 sarado ng restaurant, yung capacity halos 10% lang. So that for myself is already self-regulation. No? Mm-hmm. So I think we are at this stage that we really know how to live with the virus. No? And we must be flexible in all of these things. Sa totoo lang yung sa Kraki, hindi yun eh. Kung patitignan po natin, kasama na ang polisiya ng gobyerno, we are being flexible here. Dati, isolation, ngayon nagkaroon tayo ng home care, hindi ba? Nagbabago ng shift. That is living with the virus. Opo. Sa inyo daw pong pagbabantay sa ating vaccination sites, masasabi niyo rin po ba na tuloy-tuloy itong willingness ng ating mga kababayan na magpabakuna contra COVID-19? At kumusta rin po yung paghahanda naman ng Metro Manila mayors dito po sa pediatric vaccination sa darating na Biyernes? Well, yes, handang-handa po tayo rito at ako'y nagko-congratulate. We've hit more than 105%. No? Pero muli, I would like to remind everyone, hindi porke nakadalawang dose po tayo ay fully vaccinated. I would like to remind everyone that for it to be, the efficacy rate of that vaccine, we need a booster shot. No? Ako nalawagan na mag-booster po ang bayan. Napaka-importante ito. Kaya sinasabi nila, Chairman, nakaka 105% ka na. Bakit naman puro bakuna pa rin? Hindi po iyon. Kung gusto natin umepekto, maigi po ito, makinig po tayo sa mga eksperto. At sinasabi ng mga eksperto, maganda dalawang bakuna, pero mas maganda kung talaga may pangatlo tayong booster shot. So ako po'y nananawagan, kinagay ka mga kami sa mga strategic area, kamukha ng PDEX, in partnership with OPR, at itignan pa po namin mga ibang lugar, no, para talagang mag-booster shot sa rin. At of course, yung pediatric sa ating mga anak, sa ating mga bata. Opo, sa ngalan din po ng PT. Okay, well said. Yes. Chairman Benhar Abalos ng Metro Manila Development Authority. Ha? Maliwanag po. Ha? Maganda. Ha? Ang pagtanggap sa pagbabalik sa Alert Level 2 from Alert Level 3. Kaya wag po nating abusuhin. Ha? Maging disiplinado po tayo. Ha? Huwag tayong bara-barabay. Kailangan po natin yan eh. Gusto nating mapabilis. Ha? Ang pagbabalik natin sa normal na ating pamumuhay. Ha? At mabilis na pagkawala ng COVID pandemya dito sa ating bansa, eh, makiisa tayo sa panawagan ng ating pamahalaan, sa panawagan ng mga dalubhasang manggagamot na tumututok sa paglaban online. Okay. Maraming salamat po. MMDA Chairman Benhar Abalos sa pahayag na yan para maliwanagan ang ating mga kababayan sa kahalagahan ng yan, disiplina sa atin. Pag may disiplina, may ayos. Eh, pag barabarabay, wala. Para tayong hinalong kalamay niyan. Si Rolling dito, thank you. Dahil on air ako na, nakasalang ako sa mikropono eh, pasensya na. Natsitsempo eh. Pag nagsesend ka ng mensahe, nakasalang ako dahil meron akong ibang programa.
sa umaga, 10 to 11, at umaga po yan, sa hapon naman, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Oh. Ay, nako. At pag gabi naman, eto po, ang ating programa dito sa Broad Stream Cast Communicators na umi-airy po simula sa ganap ay 6 ng gabi hanggang ikaw 2 oras po itong ating programa araw-araw, Monday to Friday dito po sa Broad Stream Cast Communicators. Okay? Rolindi Torres, thank you so much. Si Joey Ortiz, ay nakatutok na rin po mula sa La Union, malayo naman, no? Pero magkatabi lang tayo. Pangasinan boy ako, Ilocano, Ilocano siya. And yung western side po ng Pangasinan. Eh, yung sinasabi nilang Pangalatok, Pangasinense. Ito po naman sa amin sa eastern Pangasinan, eh, Ilocano po. Ha? So, buti na yung maliwanag. Eh, hindi po ako gaanong bihasa magsalita ng Pangasinense. Pero Ilocano po, eh, fluent po ako hanggang ngayon. Hindi ko nakakalimutan ang salitang Ilocano. Na imbag nga rabi kada kayo amin apo ita norte ha manipo dita boundary hindi may Tarlac kasi may Ilocano ha? Speaking ano pa rin dyan o Tarlac to the north ayan ha ma ha doon sa sa Rosario Junction, nandiyan po yung parang ano yun, mango ng tirador. Ito pong kaliwa, itong kaliwa, papunta po ng La Union. At ito naman po sa kanan, yung po yung Arco ron. You are entering Benguet Province, yung Cannon Road. Yun. Yan po yan, parang ganyan yan. No, parang mango ng tirador. Sa bababa, season Pangasinan na yun. From season, ilang bayan niya. Season, Poso Rubio. The next town is our town. Binalonan. Okay, kaya malapit lang tayo rin. Okay. Yan po si Joey Ortiz kasama natin dito sa Broad Stream Cast Communicator. Ayun pong programa niya yung musika, kantahan, awitan. Ayan. Ano mukha na na. Meron na namang bakit? Tinakpan na naman yung mukha ko. Nako po, mukha na naman, mukhang gumagana na naman eh. Itong nananabutahe sa atin, no? Pwede po bang huwag niyong takpan yung mukha ko? Hindi ko na makita yung sarili ko sa screen. hindi po pwede. Ito po, babasahin ko yung nasa screen, ha? Bring someone on camera. Tapos search. Guest request. Allow viewers to send you a request to join your broadcast. You can add them at any point. Nako. Magsusumpo ba tayo? Mukhang hindi ko kabisado, no? I'm sorry. Mukhang hindi po pwede, Ramon. Ha? Utol ko pala ito. Tsaka si Konsihala Lourdes.
mukhang hindi pwede. Magtatanong tayo sa ating itong hirap, sinasabi ko, wala tayong technician dito na aagapan sa ating pagtatanghal. Okay. Pagpasensya niyo na po. Ha? Konsiala Lulu, ha? Lourdes Principe. Okay. Huwag po kayong alis. At magpapakilala lang tayo ng ating platform bago tayo magtuloy-tuloy sa ikalawang oras po ng ating programang Asintado ngayong gabi, Pebrero 1, Chinese New Year. Sandali lang po, huwag po kayong alis dyan. At magbabalik pa po ang inyong lingkod. Ito ang Broad Stream Cast Communicators, ang naiba at kakaibang platforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Stream Cast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Stream Cast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ang tumpak na oras po, hatid sa inyo ng Broad Stream Cast Communicators ay 1 minuto na makalipas ang 7 ng gabi. Papasok na po tayo sa ikalawang oras ng ating palatuntura. 7:28, mahaba-haba pa itong ating talakayang ito. Sana samahan niyo po ako sa isang oras na pagtatanghal pa natin ito. Natitira. Baka meron kayong gustong ipabatid. Meron kayong mga saloobing gustong maipa-alam sa ating mga kababayan, sa ating mga taga-subaybay, libre po ninyong magagawa yan sa pamagitan po ng ating programa. Ang nag-iisang nag-iisa at orihinal na Asintado! Isa pa. Napilit na ginagaya ng mga walang delikadesa! Okay. Ay nako, hindi na nawala itong Hindi na nawala itong sa screen ko ito. Hindi ko makita yung mukha ko, Ramon. Mukhang nasabutahin na naman niya ako . Wala, hindi ko makita sarili ko habang nagsasalita paano ito? Live pa ba ako? On the air pa ba ako? O off the air na? Kaya lang hirap dito pag ganito ng ganito, ano ba ito? Kanina nagtapos tayo doon sa pahayag ni Kwan, ni Chairman Abalos ng Kwan, ng MMDA. Papasukan ko ito ng interview. Di pa ay Okta Research
Ito ba si Guido David? Ito lagi nag-ano eh. Nagsasabi ng kwan. Tingnan po natin, oh. Pakinggan natin itong si Dr. Guido David ng Octa Research. Tanong yan. I think pag-aaralan naman natin talaga yung mga numero pagdating ng katapusan ng Pebrero, kung handa na sa alert level 1, hindi naman natin sinasabing hindi posible. In fact, binabantay natin yung mga numbers at mukha namang may possibility na mababa sa alert level. So titingnan natin healthcare utilization. So yung positivity rate natin nasa mga 5% na, possible talaga. This is another way of living with the virus, yung ginagawa natin tulad ng ginagawa sa mga ibang bansa sa Europe. In fact, ganun rin yung ginagawa nila sa Europe, yung tinatanggal ng alert level mismo, yung mismo system, wala na alert level. Yan ay suggestions, pero maganda pag-aralan natin mabuti yan at tingnan natin kung ano yung mga risks nito. Hindi ko pa masasagot lahat kasi titingnan pa natin syempre yung mga ano yung mga possibilities kung tanggalin natin alert level system. Ginagawa na yan, yun nga, sa mga ibang bansa, sa Europe. So parang rin silang experiment na pwede nating masdan at tingnan natin kung ano yung magiging epekto sa kanila para at least ma-project natin ano yung magiging risks din sa atin. Pero syempre, mapag-gawa rin naman tayo ng mga analysis kung ano yung mga risks nito and benefits nito. Opo. Tanong naman po ni Aiko Miguel ng UNTV, based daw po on projections and current metrics, posible po ba ang resurgence sa NCR and how many cases po ang nakikita nating maire-record in the entire Philippines and NCR by mid-February and end of February? Well, you say kung projections sa mid to late February, ayun nga, sa buong Philippines ang pinaproject natin, bababa na to less than 10,000. In fact, by late February, I'm expecting malapit na sa mga 5,000 cases per day na lang. Nakita naman natin na mabilis bumagsak yung bilang ng kaso, ganun sa South Africa, pati sa Metro Manila. So, itong mga regions na bumababa na yung bilang ng kaso, medyo mabilis na rin yung pagbaba ng bilang ng kaso. Pero yung resurgence sa ngayon, USEC, dahil nakita natin na yung BA2 Omicron subvariant, andito na rin, kumalat na rin. So, concern sa resurgence, hindi naman sinasabi hindi tayo mag-iingat. Mag-iingat pa rin tayo. Pag nag-iingat tayo, most likely, hindi naman. It's unlikely na magkaroon ng resurgence as long as efficacious pa rin yung mga bakuna natin. Kahit kailangan, syempre, patuloy na magpa-booster sa mga kababayan natin para maging, para tumaas ulit yung ano nila, yung efficacy nila, yung protection nila against the virus. Opo. Tanong po ni Evelyn Quiroz Napitino, or Octa Research recently issued a statement saying that the actual number of COVID-19 cases in the national capital region could be 1.8 times higher than the Department of Health reports. Yet, the alert level was downgraded from 3 to 2. Are the Octa pronouncements not considered at all by the government? Well, USEC, kinakonsider naman ata ng government yung mga recommendations namin, and we make recommendations as a group. Itong 1.8 times, nakabase ito sa sa magandang ginawa ng DOTR na nagkakandak sila ng purge. We estimated that it could be 10 times higher yung mga na-infect. Pero ngayon, ibig sabihin, pag isama natin yung mga nag-home test, yung mga hindi na nag-report, sabi natin 2 times na lang or less than 2 times ng reported cases yung actual numbers. Sorry, mabuhay po kayo, Professor. Yun, makakatumingay. Ha? Dr. Guido David. Dr. Guido David ng Octa Research. Ito, 14,546 ang new cases. Ewan ko lang po ito, ha. And January 10 ngayon, February 1, ilan? Ha? Wala pa rin tayong figure na nakikita. Ha?
Bakit ganun? 41,000. Ha? Kahapon, 14,000. E ngayong araw na ito. Ha? Unang araw ng Pebrero. Ha? Baka dito eh, makita po natin. Ha? Sandali lang para malaman nyo. Ha? Ang pagbaba. Taga-subaybay. Ha? Lalo na yung mga nariyan sa ibang bansa. Sa Canada, sa Amerika, sa Europa. Malaman nila ang latest about COVID. In the Philippines. Ayan. Nasabi ko na eh. Ha? Eto, sino naman to? Si Dr. Timmy Jimenez. Ha? Infectious disease expert, chairperson for vaccination. Doktora? Pakinggan nga natin ito si doktora. Comorbid. So, ang reason po bakit tayo ay nagbibigay ng bakuna. Doc, go ahead. Yes po. Apo. Pero Doc, may mga naitala na po ba tayong kaso ng reinfection sa ganitong age group? Dr. Yusek, Rocky, that is very hard to answer po, no? As far as I know po, wala pang po tayong naitatala po sa mga bata. Kasi po, kulang din po at ang ating sakit ng ulo, pagkilig, pananakit ng braso, ano po? Ano pong pointers ang dapat malaman ng mga magulang para po sa aftercare ng isang batang binakunahan? At ano po yung ano po ang normal sa hindi? Okay. Thank you for that. Alam mo, Yusek Rocky, no? Ang mainam ay ang mga magulang may karanasan na sa mga effects ng bakuna, no? I'm not talking about COVID lang. Yung ating ibang mga bakuna na nabigay natin, katulad against measles, against flu. So, ang UO po. So, usually po, yan, merong konting pamamaga, no? Konting fever. So, ang mga magulang po natin, meron na po karanasan dyan. So, that's the night part, no? So, ito po, sakit ng ulo, pagkahilo, no? These are ano naman po, hindi naman po itong mga grabbing symptoms po, no? Na will warrant a trip to the ER po, no po? So, yung COVID vaccine sa mga adolescents, konti lang naman po ang mga na talagang concerning effects. Actually po, very ano po eh, very minor lang po, no? Yung usual na panalaga, pamamaga, suicide. So, ano pong pwede nating gawin? Number one po is to observe. Kung may lagnat po, maaaring magbigay ng paracetamol. No, tapos po, magbigay po ng time to rest, saka mag-hydrate po. No, mga batang undergoing this, kasi minsan po, di ba, pag yung fever, that you also put a little bit of you say excess po na fluid, you know, you say sometimes nag-fever ka, di ba, so your body will require more fluid. So, dapat po adequately hydrated yung pasyente. So, lahat po na sinasabi ko are very supportive, no? Hindi po dapat tayo mangamba. Okay. Magulang pa rin na nag-aalangan na lalo't may mga balita nga po ng adverse effects sa mga bata ang bakuna. Kahit pa sabihin natin na slim yung porsyentong nakakaranas nito, masasabi rin po ba natin the benefits outweigh the risk kung ganito po kabata ang edad na babakunahan, Doc Timmy? Yes. Yan po ang sagot ko sa inyo. Yes. Definitely, no? Bakuna, in general, yan po ang reason kung bakit tayo nagbibigay ng bakuna to give added protection. So, with this, hindi lang po COVID, pero other vaccines, you also, for that matter, will not give you effects, di ba? In this case po kasi, it's a public health concern,
no, ang COVID-19 po is a public health concern. So dapat po ang ating understanding po ng sitwasyon na nating kinahaharap ngayon is very clear. Now, kung meron po kayong mga agam-agam, alam mo yung sekraki, ang pinakamaganda po ay kumausap kayo ng isang health professional that you trust, no? Sa amin po, yung mga pasyente namin, yung mga pediatric patients namin po, hindi nag-aasubili na tumawag sa amin or mag-teleconsult. Rather po na tayo ay mag-rely sa social media kasi minsan po may misinformation. So take it from the experts po who can give you the right advice. Opo. Doc Timmy, may tanong lang yung ating kasamahan sa media. No? Tanong po ni Cedric Castillo ng GMA News. Kumusta po ang pagtanggap ng publiko sa 12 to 17 years old vaccination drive? Para naman daw po sa 5 to 11 age bracket, inaasahan po ba ang favorable response o may problema pa rin po ang vaccine hesitancy? Ito, no? User graphic, napakalawak ng iyong tanong. Pero kung bibigyan kita ng idea kung gaano ka or paano tinanggap, no? At para sa inyo, around 6 million adolescents na po, 12 to 17, ang napakunahan na, ay nakakomplete ng doses. And second po, no? Habang tayo po ay nag-uusap, no, sa aming pong tanggapan, may nakatalaga ng 1,000 na pasyente nasa 5 to 11 na nag-signal po ng kanilang intention to have the children vaccinated. Mm-hmm. So that in itself po gives you a snapshot po na may mga segments of our society, no, that are willing to have their children vaccinated. Nagulat din po kami. No, hindi pa po natin naro-roll out ang within the community pa po namin sa aming institusyon. Around 1,000 have registered with us already. Opo. Ngayong nag-alert level 2 na po tayo, at sigurado may ilang magulang yung ipapasyal ulit ang mga anak nila sa labas. Kung tayo pong matatanda, ay pwede magsuot ng face mask. Ano po ang pwede daw gawin nila for prevention para naman po sa mga bata, Dr. Timmy? Okay. Number one, you said, kung hindi naman talaga very important ang paglabas, we still have to be cautious kahit na ba na sinabi tayo is alert level 2. Now, kung hindi na nagiwasan, ang edad na pwedeng maglagay ng face mask is 2 and above. Right, so 2 years old and above, at may kakayanan to either remove or put on their face mask properly. No, kasi kung may ibang condition that would, ano, you know, hinder yung pagtanggal kung hindi sila makahinga. Diba kasi mga 2 years old na ma, kaya na nila eh. So, ang general rule is for 2 years old and above, pwedeng mag-mask. Anybody less than 2, mahirapan tayo dahil, you know, hindi nila kaya na sila ang magtanggal ng kanilang face mask kung hindi makahinga. So number 2 is, siguro yung ating minimum health standards, no, yung social distancing, yung pag-wash ng hands, no, and siguro po, isa pa sa mga tanawagan ko is, meron pa din po mga tao hindi nagpapabakuna, yung mga adults po. So, let's take advantage po of the fact na meron tayo mga bakuna that are available. So, kung hindi po tayo nagpapabakuna, kayo kasi naman po ang Miss Lumanabas kaya sa mga bata, ay avail of the free vaccination. So, yun po ang aking mga recommendations. Opo. Doc Timmy, sa oras na maging successful itong bakunahan sa mga batang edad pataas, sa palagay gay niyo po ay dapat rin mabakunahan ito naman pong batang nasa 3 taong gulang o mas mababa pa? Siguro, you said, Rocky, no, sa bawat step na gagawin natin, pinag-isipan natin. So, yan siguro ay kailangan din natin pag-isipan ng mabuti before we embark on the proposed plan. No, kasi dapat po pag gumagawa tayo ng isang move, no, madami po o ang mga steps kailangan natin i-consider, no? Remember, this is of public health importance.
So yung tanong na po yan, palagay ko po ay wala po akong kasagutan sa ngayon. Kailangan muna nating tumingin, okay, sa evidence, what is out there, study it, and tignan natin if this would be generally a good move for us to take after the 5 to 11 age group. Opo. Doc, ano na lang po yung muli yung inyong payo sa mga magulang kung paano nila ultimately maalagaan po ang kanilang mga anak laban sa COVID? Well, number one, no, make sure na you yourself, yung mga lumalabas sa bahay, no, nagtatrabaho tayo, iba sa ating frontliners, make sure na bakunado. Bakunado kayo. That's number one. Now, kung merong mga symptoms ng COVID within your family or within your household, make sure po na you get quarantined, to isolate kung kakailanganin. No, kasi we cannot afford po no, to go out there with symptoms at manghawa ng iba. Kung hindi tayo bakunado, hindi tayo nag-observe ng mga minimum health standards, no, pwedeng kayo ang maging cause na manghawa ng iba. Number two po, hindi lang naman po COVID ang ating nilalabanan ngayon. You said, Rocky, gusto ko po ito parating sa mga magulang, no? Meron iba pa din mga vaccine-preventable diseases. Mababa po ang coverage rates, ang national immunization coverage rates natin ngayon. Meron mga bakuna that, like measles that are for free in your local government units. Ang aking pumanawagan kung mga anak niyo po ay hindi pa nakibigyan ng mga bakunang ito, makipag-ugnayan sa ating mga local government centers kasi po there is a massive campaign po for catch up, no? So yung mga sanggol na wala pa mga 5-in-1, wala pa mga NMR, yan po ay available sa ating mga local government units. So it's not all about COVID. No, meron po mga linya that you can call sa LGU nyo para po yung mga appointments are made to make sure po na hindi magka-crowd at to make sure po na masagot ang may inyong mga katanungan. Okay. Doc Tini, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Okay. Maraming salamat po. Dr. Timmy Jimenez, isa pong infectious disease expert sa kanyang paliwanag, particular yung sa mga kabataang binabakunahan. O, narinig niyo po, maliwanag. Huwag po tayong pakakasiguro. Kung wala rin tayong mahalagang o importanteng lalakarin, mas mabuti pang mag-isolate tayo. Although pinapayagan na yung mga bata na lumabas. Kung hindi naman kinakailangan, bakit nyo palalabas? I stand corrected. Yung pulang, yung palang lugar nyo, Kalulu, dyan sa Laguna, alert level 3 pa rin. So mahigpit pa rin. Marami pang health protocols na dapat obserbahan. Akala ko kalabarson eh. Medyo sumablay ta. Bukod sa Metro Manila, inagay na rin ng Interagency Task Force. Sa Alert Level 2 ang mga lalawigan ng Batanes, Bulacan, Cavite, Rizal, Biliran, Southern Leyte at Basilan. Yan, hindi po kasama yung Laguna. Kayo po ay nasa alert level 3 pa rin. Mananatili na kayo ay nasa alert level 3. Ay, nako talaga. Ito pa. Para hindi kayo maligaw. So, Laguna, Kalulu. Kalulu Laguna alert level 3 pa rin. Buti dito sa amin, sa Cavite, alert level 2 na, maluwag-luwag na. Okay.
So ang alert level 3 ay mananatili po sa mga lugar ng Abra probinsya, ayan, Apayao, Baguio City, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Dagupan City, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, yeah, katabi namin. Ilocos, La Union, Pangasinan, ayan na. City of Santiago, sa Isabela po yan, Cagayan, Nueva Vizcaya, Quirino, Angeles City, Aurora, Bataan, Nueva Ecija, Olongapo City, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Laguna, Luzena City, Quezon Province, Marinduque, Romblon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Puerto Princesa City, Albay, Camarines, Norte, Masbate, Naga City, Surjogon, Aklan, Antique, Bacolod City, Capiz, Iloilo City, Iloilo, Negros Occidental, Guimaras, Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandawi City, Bohol, Cebu, Negros Oriental, Siquijor, Ormoc City at Tacloban City. Mananatili pa rin sa Alert Level 3 ang Eastern Zamar, Leyte, Northern Zamar, Western Zamar, City of Isabela, dyan sa Basilan po yan, Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sebugay, Bukidnon, Cagayan de Oro City, Iligan City, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Davao City, Davao del Sur, Davao del Norte, ano pa? Dami, Alert Level 3. Davao Oriental, Davao de Oro, General Santos City, North Cotabato, Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, dami nito Agusan del Sur, Butuan City, Maguindanao, Cotabato City at Lanao del Sur. Okay. Nabanggit na natin. Sige. Kaya nako. Isang pagpapatunay lang na talagang mataas pa ang ano yun? High risk kung tawagin ang COVID-19 sa mga lugar na ating nabanggit. Daming mga probinsya So, ang nasa alert level 2 lang po, ulitin natin, excuse me po, ay ang National Capital Region o ang Metro Manila area, Bulacan, Cavite, Rizal, Biliran, Southern Leyte at Bataan. Basilan rather. Okay, Basilan City. Talaga Yan lang po ang nasa Alert Level 2. Baka kala nyo maluwag na dyan sa lugar nyo. Hindi pa po. Still,
under alert level 3 na napakarami pong restriction, pagbabawal. Samantalang sa alert level 2, marami naman pong, kaya maraming lumuwag, at least, kung ikukumpara ito sa alert level 3. Si Tita Bandi, Bandi Sarenas Miton, magandang gabi, good evening sa iyo. Tita Bandi, Bandilin Sarenas, Miton. Naku, dapat nabasa ko pala yung ano, hahanapin ko kung yung ipinost ni Tita Bandi tungkol sa eleksyon. Naku, maganda yung ipinost niyang yun eh. Tignan ko kung mahagilap ko Tita Bandi. Dahil ako ba live pa rin? On the air pa rin? Hindi ko makita yung sarili ko sa screen. Naharangan pa rin po. Natatakpan pa rin ng ewan ko ba ito? Yung screen ko naharangan ng puti. Hindi ko po nakikita sa totoo lang ang sarili ko sa camera nakaharap ko. May nakaharang po. Kaya pananabutahe ba ito? Nako talaga yan ang hirap hindi ko rin mabasa na yung mga ipinararating yung mensahe. Wala na akong mano Ito lang po nakikita ko. Kaya kung sino man pakitanggal sana ito Bring someone on camera. Ayan po nakalagay. Search. Guest request. Allow viewers to send you a request to join your broadcast. You can add them at any point. Your viewers. Kasama si Kuya Tony, Antonio Salao, Lourdes Lulu Principe. Nasa wall, yung wall ko po, puting-puti na Ayan, binabasa ko. Nakasalpak yung paano. Hindi ko po talaga makita ang sarili kong mukha. Habang nagbo-broadcast tayo, hindi ko alam paano si Bakin to O talagang sinadya ito baka may pindutin naman ako dito lalo magkaloko-loko. Alas 7:34 na po ng gabi. Ay nako. Sa ganap na alas 8 abangan nyo po ang programang Your Honor Please ng ating kasamang si Tata Ben Pipone. Yun. Okay. Sa kanyang palatuntunang Your Honor, please. O pumasok. Happy birthday. The birthday boy. The birthday boy. From the north. Rolando Lakay Rolly Gonzalo. Okay. Diyan na akong bilib sa'yo. Sa Lodi ko ngayon. Lodi! Yeah, happy birthday, ha? More happy birthdays and happy celebrations to Paolo. Sana laging manatiling malusog itong idol natin. Si Lodi Rolly Lakay Gonzalo, isa pong batikang broadcaster din niya. Magandang gabi sa iyo, Lakay.
Ha? I salute you. Okay. Eto. Ha? Ang hirap nitong wala akong technician dito. Ha? Habang nagbo-broadcast. Hmm? Walang aalalay sa atin kung anong gagawin natin dito. Oh. Ay. Ay nako po talaga. Ano kaya to? Bagong style na naman, bagong estilo ng pananabutahe sa programa. Ha? Ha? Sa programa natin. Ha? Dito sa Broad Stream Cast Communicators. Sus Marioset. Ha? Mahawa naman kayo. Ha? Ano, nawala na si Birthday Boy. Si Lakay. Ha? Ayan, bumalik. Okay. Talagang matikas na matikas eh. Hindi, ha? Hindi tumatanda ito si Lakay. Ha? Lakay Rolly Gonzalo. Lalo pang bumabata. Okay. Ay, nako talaga, oh. Duralex, Sedlex. Okay, ha? Ay, nako. Minomonitor ko po kasi itong kwan, eh. Itong bangayan. Ha? Bangayan ng mga commissioner sa, ha? Inutil na komilik. Ayan, nabulgar na. Mismong, ha? Ang outgoing commissioner na si Attorney Rowena Guanzon ang nagpapatotoo na, ha? Matagal ng bulok. Inutil ang Commission on Elections. Hindi ako nagkabisala. Noon pa eh, naasinta ko na kayo. Ngayon, tanggapan yan ng COMELEC ay inutil mula noon hanggang sa ngayon sa kasalukuyan. O ano, mismong si Attorney Guanzon, si Commissioner Guanzon, ang nagpuputak. Eh, hamon nga niya eh. Mag-resign tayo lahat. Siya hindi na kailangang mag-resign eh. Magre-retiro na siya. Hanggang bukas na lamang po siya, ha? Sa COMELEC. Oh, February 2, tomorrow. That's tomorrow. And the following day, Wednesday, ha? Attorney Rowena Guanzon is no longer connected with the COMELEC. Kita nyo, ay nako. Ay! Let's wait and see what will happen next. OMG. Haha. Okay na. Masaya-masaya ako eh. Akala ko, ha? Akala ko walang sasang-ayon sa akin, ha? Sa pagsasabi kong bulok, 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 inutil, inutil, inutil ang COMELEC. Papagamit kayo sa mga, ha? Sa mga politiko, ha? Bakit lang hindi? Nagkaroon tayo ng mga, ha? Karanasan. Oh, yung mga nakaraan. Di ba? Na kung saan ay kinakasangkapan. Ha? Nang matataas na opisyal ng ating pamahalaan ang mga opisyal ng
Commission on Elections of Comelec. Nako. Pera din ang gumagana dyan eh. Ha? Yun lang pagpapa. Ha? Pagpapa-credit mo ng party list eh. Ha? Pag wala kang, ha? Pag wala kang laglag, ay, ay, hindi ka maaprubahan. Ha? Chances are natin. Ha? Eh, naranasan yan. Ha? Naranasan yan. Ang commissioner nun eh, ito si ano, ano, mayapa na rin ito eh. Si Commissioner Brillantes. Oh, ha? Hey, yung pang-anak niya. Ha? Anak pa commissioner, chairman. Ha? Excuse me po. Nako. Ah, inubutuloy ako. Nako. Ha? Eh, hey, wala na yung mama eh. Kaya lang, kailangan kong hagupitin pa rin eh. Gaya ng paghagupit ko kay Don Emilio Yap. Ha? Ang may-ari ng Manila Bulletin. Makapangyarihang Manila Bulletin nung panahong yun. Ha? Ah, eh, throwback ko ha. Inupakan ko yung si Don Emilio Yap eh. Ha? Peking pilantropo. Ha? 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 Kalahin nyo? Ha? Nasa front page, nilagay ko sa front page eh. Peking pilantropo. O, tapos, ha? Kumalat sa Manila Hotel. Ha? O, dami kumalat. O, ha? Saan-saan? Nagustuhan naman ng mga ha mga empleyado ng Manila Hotel ng kung sino-sino pa ha ayun eh peking pilantropo sabi ko eh ayusin mo muna yung ha kalagayan ng mga empleyado mo ha. Ha? Kailangan malagay muna sila sa mabuti bago ka mamudmud ng iyong mga kung ano-anong donasyon. Eh, hirap sa inyo eh. Para lang sabihing pilantropo kayo eh. Ha? Eh, yan. Hinirit ko eh. Inasinta ko eh. Ha? Pilit na. Ha? Pilit na kinukumpis kayo mga diary. Nalo yung mukha ni Don Emilio Yap. Oh, akala nila masisindak ako. Chief Security ng Manila Hotel. Hoy! Ha? Huwag mong pakialaman niya mga yan. Baka gusto mong tayong magharap. Ha? Sumbong siya kay ano eh. Nagsumbong siya kay Senator Joey Lina na siyang pangulo, president ng Manila Hotel that time. Eh? Balik si Chief Security ng Manila Hotel. Wala siya nagawa. Balik ang mga dyaryo na may mukha, may larawan, si Don Emilio Yap. Ano ha? Akala nito mga tumasisindak ako. Naku po. Ha? No way. Ang Kuya Armando Bautista ganaba ko nakatutok na. Kaya lang, hindi ko po malaman yung mensahe. Ha? Na gustong iparating sa akin. Nakablock po yung mukha ko. Ha? Para po sa inyong kaalaman, hindi ko po nakikita ang sarili ko dito sa screen. Ha? Oh, ha? Wala
Ha? Eh, wala rin pala ito. Talagang pinaninindigan yung pagsasabotahe sa akin. Sus Mariose po, anak ng tetik. Si Kokok Juwali Piñuela ka pala. Mula sa New Jersey. Sa East Coast, dyan po sa Amerika, ay pumasok kanina. Biglang nawala yung pangalan eh. Ha? Maraming salamat ha. Ginoong Kokok Juwani Piñuela mula po sa New Jersey. Sa East Coast sa Amerika. Okay, thank you so much. Ito naman Kuya Armando Bautista Ganaba, o nandyan po sa Grand Terrace sa California, USA. Okay. At inabati na rin natin, baka, bagamat hindi siya naka-check-in sa ating chat comment box, kaibigan, kamag-anak, naming sangkaterba sa iba't ibang sulok, iba't ibang lugar sa Amerika. Naku, pinakamarami dyan sa California. Pinakamalaki yan eh. Sa Las Vegas, sa New York, dami. Sa Texas. Ang dami rin natin kamag-anakan dyan at mga kaibigan. Ito pang sa Europe. Sila Bong at Bong Agustines at si Danny Buenape na dyan ang tanggapan sa Paris, sa France. Makakasama po natin sa Hanap Buhay yan. Sila po ay nasa The Filipino Channel. Okay. Ganun lang yan eh. Alas 7:49 na po ng gabi at patuloy pong nakatutok sa atin itong birthday boy. Rolando Rolly Lakay Gonzalo. Ayun. Ayos. Matatapos yung programa natin eh. Hindi ko nakikita sa sarili ko. Sus Mariose po. Ay, nako. Ano ba yan? Simpleng-simple. Ha? Disimulado ang pananabutahe ng hinayupak. Ang walang kwentang serbisyo ng mga telco natin. Ay, nako. Hanggang ngayon. Ay, bagay. Eh, kasi ang tatay digong ka. Ang tatay digong ko, hindi nga. Ha? Hindi nga pinansin itong mga hinayupak na ito. Pinagbantaan niya itong mga telco na ito. Globe Telecom, PLDT Smart, Converge. Wala rin nangyari. Nagsawa tatay digong ko eh. Eh yan, ha? Paalis na lang na Malacanang, ha? Nananatiling bulok! Walang kakwenta-kwenta ang serbisyo ng mga telco na ito. Ang mga internet provider na ito. Santissima! Anak kayo ng Teteng! Sus Mariose. Ha? Ay, nako. Ewan ko ba. Kailan? Kailan kaya gaganda ang serbisyo ng ating mga internet provider? Ay. O, isa pang inutil, yung National Telecommunication Commission, NTC. Yung DTI, inutil na rin yan eh. Ha? Meron silang
complaint section nga tayo. Basta may reklamo ka, ha? Tungkol sa serbisyo. Hindi, itong telco, sa NTC ito. Ngayon sa DTI, yung mga nabibiling, ha? Mga bagay-bagay. Pag may reklamo ka, eh, pumunta ka ron, file ka ng complaint. No. Pero, ayun, may nangyayari kaya. Eh, dito lang sa National Telecommunications Commission, NTC, eh, talagang inutil. Oh, hindi nyo sinuportahan ang Tatay Digong ko para pagandahin. Yan. Ha? Para magpabutihin. Maging mabuti, maayos ang serbisyo ng mga telepon o telco. O, telephone companies na to. So, bulok eh. Ewan ko. Bahala kayo. Basta ako, ha? Isisigaw ko ng isisigaw, ha? Na ang serbisyo nyo ay walang wenta. Bulok. Ay, lako talaga. Anak kayo ng tete ko. Ha? May-ari nitong Globe. Ha? Mga Ayala ba yan? Ayala. Yeah. PLDT. From the Cuacos. Napunta yung Manny Pangilinan. Ha? Eh yung Converge, mukhang sabit lang yan. Bumili lang yata, kumukurot lang sa PLDT yan, para makapag-provide ng internet. Lalo na. Kaya wala, masama. Ewan ko yung kay Dennis, uy, yun dito, ha? Kung kailan mag-aalok ito ng, ha? Ng internet. Wala pa eh. Nagbibenta na siya ng SIM at load. Pero yung kung nagpo-provide na sila ng kagaya nito, internet, eh wala pa po akong naalalaan. Eh baka gagamitin sa ano. Ay, nako eh, si Dennis Oyrin nakakuha ng ano eh. Ha? Nakakuha ng kontrato sa Comelec eh. Sa eleksyon eh. Dos Mariote po, baka dun muna. Ha? Baka dun muna te-testingin itong dito. Kaya dito. Dito muna. Sa Comelec. Ha? Sasampulan yan. Kung maganda, mahusay ang serbisyo ng dito na pag-aari ng bilyonaryong negosyante na si Dennis Uya. Santa Banana! Talaga. Ay, nako, eto nga po, ha. Eh, meron po tayong gagawing interview. Ha? One-on-one. Ha? Abangan nyo po. Doon sa mga magkakatunggali, ha? Sa lalawigan ng Pangasinan. Ayan. Ay, nako. Masaya ito. Ang magkalabang kampo, si Pogi, ha? At si Guapo. Talaga, ibang klase. Ha? Yung guwapo, ha? Panayang lipat. Excuse me. Using, ha? Ginagamit yung chopper niya. Ewan ko si, ha? Si guwapo yan. Ewan ko si Pogi kung merong chopper. Ha. Eh, siyempre, si Guapo, eh. Merong
Merong flying school yan eh. Ah, yung Binalonan Airport na na-convert na ngayon na WCC. Aeronautical. Naging flying school. Yung World City College. Sus Mariose po. Eh, tanda-tanda ko yun eh. Noong pasinayaan yan ni former President Gloria Macaraeg Macapagal Arroyo. Yung Binalonan Airport. Ngayon eh, Sus Mariose, nawala na yung Binalonan Airport. Sa bayan namin, naging WCC, World City College, Flying School. Santissima. Wala na po tayong oras. It's 7:58. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok sa ating programa ngayon pong araw na ito ng Martes. God willing, bukas magkakasama-sama tayong muli sa dalawang oras po nating pagtatanghal dito po sa Broad Stream Cast Communicator. Alas 6 hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang araw po ng Biyernes. Yan ang aking programa, ang nag-iisa at orihinal na Asintado! Okay. Sa loob po lamang ng ilang sandali, ang tabayanan po ang programa ng ating kasama, ang batikang si Ben Paipon sa kanyang palatuntunang Your Honor, Please. Maraming salamat po. Ito po ang inyong laging lingkod, Sammy Ganaban Gabot, pansamantalang nagpapaalam ngayon pong araw ng Martes. Maraming salamat po. Hanggang bukas sa ating pagbabalik sa himpapawid. Okay, ha? Maraming salamat po. Bye-bye! Mali! Pumasok yung intro. Extra! Sandali lang po. Yan! Inyong natunghayan at napakinggan ang kaibigan ng lahat pagdating sa pag-asinta sa mga usaping panlipunan sa pamamagitan pa rin ng Broad Stream Cast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Ang tumpak na oras, hatid po ninyo ng Broad Stream Cast Communicators. Alas 8 na po ng gabi. Ito ang Broad Stream Cast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Stream Cast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Stream Cast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Stand by for Your Honor, Please, of Tata Ben Paipon. Thank you and good night. Bye-bye!